Halos isang taon bago ang midterm 2025 election, nagpaalala ang ilang senador na maging alerto laban sa mga politikong namimili o namimili pilit ng boto. Kalakip nito, hinimok rin ng Commission on Election o COMELEC na ituloy ang pag-uusig laban sa mga taong responsable sa electoral fraud. Narito si Criza Lopez para sa detalye ng balita. Ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang mga Pilipino na maging alerto laban sa mga panloloko sa darating na midterm election sa 2025. Sinuportahan ni Pimentel ang pagsasabatas ng mas mahigpit na batas laban sa pagbili ng boto kahit na ikinalungkot niya ang kahirapan sa pagpigil sa pandaraya tuwing eleksyon. Hinimok din niya ang Commission on Election na ituloy ang pag-uusig laban sa mga taong responsable sa electoral fraud. Things happen and actually, this is the ultimate insult to the Filipino people kasi binabago ang resulta eh. Kaugnay nito ay piniliwanag din ni Senator Pimentel ang mga panloloko sa eleksyon sa mano-manong pagbibilang ng boto. Pinaalala rin niya na mas kailangan maging alerto ng mga Pilipino at mambabatas lalo't bago ang gagamiting teknolohiya o ang automated counting machine. Kaya this is actually the gravest crime that a syndicate or a politician or a person can commit against the Filipino people. Kamakailan lamang ay inanunsyo na ng COMELEC ang bagong kumpanya na nanalo sa bidding ng ACM sa ilalim ng Meru Systems. Nasabi na rin ng komisyon na dadating ang unang batch ng ACM sa buwan ng Hunyo o Hulyo ngayong taon upang maging pamilyar mga Pilipino sa bagong counting machine, maglulunsad ng mga information campaign materials sa iba't ibang platform ang COMELEC. Bukod pa rito, mula December 2024 hanggang February 2025 ay magsasagawa ng demo ang mga electoral boards sa mga botante upang maging pamilyar ito sa bagong ACM. Sa ngayon, bukas pa rin ang voters registration para sa mga Pilipino na nais na maging botante hanggang September 30, 2024. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.